Hello mga kamisis! Welcome back sa ating vlog, sa aking vlog for today's video. Medyo late na, alas 4 na ng hapon guys. Kagagaling ko lang sa town kasi pinick up ko yung aking gamot. Nagpick up ako ng prescription. In-order ko yun online. Parang sa atin din, katulad din sa atin na pag kailangan mo ng gamot and kailangan siya ng prescription is kailangan mo munang pumunta sa doktor, diba, dyan sa Pinas, ganon. Dito naman, pwede mo siya i-order online. So, pupunta ka lang dun sa may website, sa NHIS website. Dito kasi mga doktor, kailangan mong mag-register sa mga para siyang medical practice, mga para siyang clinic, ganun. May kanya-kanyang clinic. Hindi ka pwedeng pumunta sa may ibang clinic kung hindi ka doon naka-register kasi hindi ka nila talaga i-accommodate. Ewan ko, siguro ganun. Feeling ko ganun. Ganun ang ano. So, ayun, teka lang. Magkakape lang tayo. Nagtimpla ko ng decaf coffee kasi nga hapon na. So, ayun nga, nagpunta ako doon. And then, kinuha ko yung prescription ko kasi bukas is meron na akong pasok ngayon, day off ko, and kahapon. So, ayan. Tapos, namili ako sa may, namili ako sa Poundland and sa may charity shop. Nag-side trip ako sa charity shop. Pero, konti lang naman yung mga napamili ko. Hindi naman ito madami. So, ito lang ang nabili ko. Yan, mayroon ako nabili na Revolution Brow Tint. Hindi ko alam kung maganda ito. Bali, mura lang siya, guys. Yan, ayaw mabuksan. Ayaw magpabukas. Hindi ko alam kung ano to, kung magandang gamitin and everything. Pero, yan. Pomade siya, guys. Kasi malapit nang maubos yung aking panglagay sa kilay. So, ayan. Mukha naman siyang okay. Yeah. Mukha naman siyang okay. Tatry ko yan. Sa mga susunod na kabanata. Char! So, ayan. Mura lang siya. Nasa 2 pound lang yata yan. And then, bumili rin ako nitong mga suklay. Isang set ng suklay. 12-pack na suklay. Yan. Madalas kasing nawawala yung suklay ko. And then, gusto ko yung medyo manipis. Yan. May manipis na suklay. So, yan. Parang 1 pound lang yata ito, guys. Kasi nga, Poundland. Isa yun sa mga murang bilihan dito. Parang malaki siyang shop. Para siyang mga... Ano bang tawag doon sa atin? Parang mga Divisoria-like, mga ganun. And then, bumili rin ako ng... Ito. Mini snowballs na isasaw-saw ko dito sa ano. Kaya rin ako nagtimpla ng kape. Saw-saw ko siya dito sa may kape. Hindi ko pa ito na-try. Ngayon pa lang. Ngayon ko pa lang itatry. Ah! Parang marshmallow. Oh yeah. Mallow covered in chocolate flavored coating and decorated with the finest coconut. So, 1 pound lang ito guys. Kanya siya. Hindi pala siya tinapay. Then binilan ko rin si Mister ng cookies. Binilan ko siya ng cookies. Ano pa ba? Bumili rin ako nito. Hydrating gel cream sa Poundland. Itatry ko to kasi wala na akong moisturizer. Ano pa ba? Bumili rin ako nito sa may Home Bargains. Kaya ata nabili to pang linis ng washing machine kasi kailangan ko ng linisin yan. And then, eto naman, mga napamili ko sa ano. Yan. Egg rings.
Kasi matagal na ako naghahanap nito talaga. Eh, ayun, nakakita ako sa may charity shop and hindi pa siya open. So, ayan, £1.50. Egg rings. Baby, I saw an egg rings in charity shop. What's egg rings? That. The one that I really want. What is it? Like for when you fry the egg and then it will mold there. Yeah. And then I bought a picture frame for you, baby. Yeah, I bought a picture frame. £1. Black one, baby. That's for you. Thank you. And this is for you. Yeah, thank you. I bought this. I thought there's like bread inside, but it's a marshmallow. Yeah, don't like it. It's too sweet for me. I don't really like marshmallows. Yeah. Nakakita din ako ng hair clip sa ano, sa may bandawag doon? Sa charity shop. 50 pence. Hair clip. And then, I also bought this. I'm gonna send it to the Philippines. Spoons. Ayan. Pag may handaan, pag may birthday yan, ganyan. Send ko to sa Pilipinas. And then, look at this. Grater. Like that. So it's nicer, isn't it? What? Yeah. Yeah. How much is this? £1. So ayan, ganito. Meron kasi kami grater dito, yung flat lang. I don't know what is this though. This. Hindi ko alam. And then, ayan. So, ito is nakaganyan. So, mas madali siyang magkayod ng cheese. Ganyan. £1. So, ayan lang yung mga napamili ko. Hindi naman ako namili ng bonggang-bongga kasi nga naabutan pa ako ng ulan. It's raining when I Cameroot, baby. What? When I walk home. And then, my umbrella, the wind is so Cameroot. The wind is so hard. Hard. Strong. My umbrella is going. It's just a small umbrella. So yeah, hinangin ng aking payong kasi maliit lang yung payong ko. Pero dito naman talaga hindi usong nagpapayong ang mga tao. They don't use umbrella here, isn't it? Not really. They just walk when it's raining. When it's really like pissing down, like raining so hard, that's when they use the thing, umbrella. Or not really. They don't really bring umbrellas here. Unlike in the Philippines, every day when we go to work, we need an umbrella. Rain or shine, because it's really hot there, so you need umbrella. And when it's raining, you don't wanna go to a public transport that you're soaking wet. Ako ay magliligpit na dito sa aming kitchen. Kasi ako ay nagluluto ng ano kanina. Nagluluto ako ng lumpia. And itinigil ko muna kasi. Ay, nag-ano ba yun? Nagbabalot kanina. Tinigil ko muna kasi nga pumunta ako ng town. At ang ano dito, ang ano ba tawag doon? Ang butika ay nagsasarado ng alas 5. Kaya, ayun, inunahan. Pumunta muna ako doon. Ayan, nabalot ko na to. May apat ako nabalot kanina. Iniluluto ko na sana. Kaso, sabi ni Mister, okay pa naman daw siya. Hindi pa naman daw siya gutom. Kaya, ano na lang. Pagdating ko na lang lutuin. Balot ko muna lahat ito. Bali, dinrain ko na siya. Ayan. Kailang, punas lang ako ng kamay. Iyon nga pala, yung mga ano din dito. Yung mga shop din, tulad ng mga mall,
ng mga shopping center, ganyan. Except sa mga ano, except naman sa mga grocery. Ang grocery naman dito is nagsasara sila ng mga, yung iba is nagsasarado hanggang 12 midnight sila. Yung iba hanggang alas gis. Parang alas gis yata ang pinaka ano nila. Unlike sa Pinas, diba? Sa Pinas is maagang nagsasara ang mga grocery, diba? Parang alas 7 lang yata, diba? Or alas 8, except sa mga nasa mall. Dito, baligtad. Nagsasara sila ng late na sila nagsasara. Pero yung mga shopping mall, yung mga gusto mong maglibot-libot, ano sila, nagsasarado sila lahat ng alas 5, ganyan. Mga pag gusto mong bumili ng mga damit, sa mga damitan, mga ganun, mga kung anik-anik, sasarado sila ng alas 5. Kaya pag ang pasok mo, pag nasa office ka is, kunwari mga 10 to 5, ganyan, wala ka nang aabutan. Kaya madalas dito, sobrang busy pag weekend kasi noon lang sila nakakalabas siguro, di ba? And then, ang ugali ng mga Briton dito pagka Friday night, umiinom. Friday night and Saturday night. Parang yun ang pinaka-treat nila sa sarili nila. And magluluto ako ngayon ng fried rice para naman kay Mister. Kasi ang tagal po nang hindi siya naluluto, ano, fried rice para meron siyang isama sa, ano, sa may lumpia. O yan, medyo tumahimik na kasi tinurn off ko na itong tinurn off. Pinatay ko na yung, ano, extractor. Kasi maingay siya, di ba, kanina. Kasi tapos na akong magsaing. Nagsasaing ako dito sa steamer. Ayan. Ganyan siya. Kasi yung ano, tingnan mo, yung steam niya is mapupunta sa buong bahay. Kaya sinisindi ko to pagka ano, pagka nagluluto ako. So ngayon, pinatay ko na kasi wala naman masyado ng steam. So ayan, ganyan na lang ang ginagawa kong lutuan. Kasi nga, para iwas sunog ba sa ano, sa may, ano ba tawag dun? Sa may pan. Para iwas sunog siya. Kasi ayoko din ng tutong. Hindi ako mahilig sa tutong. Pero yung mga may ibang tao na mahilig, paborito ang tutong, di ba? Gustong-gusto nila ang tutong pagka sa, ano, sa pagkain. Ay, sa pagkain, sa kanin. Lalagyan ko rin ng frozen vegetable. Konti lang, ayan. Konting garlic granules. Ayan. May rice na siya dyan. Inad ko na ang rice. Lagyan ko lang siya ng konting toyo. Ah, this one. This one, liquid seasoning. Mas masarap kasi to. Smells really good. Now try it. Oh, it's really good. I'm gonna add this tiny bit of egg. Additional to the family chart. So, ayun guys, naluto ko na. Ito na ang finished product. So, ayan, meron siyang fried rice dyan. Ayan, meron siyang spring rolls. And then, meron siyang sweet chili sauce, kung gusto niya. Pero usually naman, hindi siya nagsasawsawan. Hindi siya mahilig magsawsawan sa mga
fudang. So, ayan, ibigay ko lang to sa kanya and mag-dinner na din kami. So, ayan, guys. Tapos na kaming What does Zion mean? So, ayan. What does it mean? It's like, so... say it all the time. So, here it is, like that. So, ayan? So, ayan. Yeah. So, ayan. Tapos na tayo, Char. So, ayan, nagliligpit na lang ako. Tapos na kaming kumain ni Mister. Nagliligpit na lang ako. At alas 10 na din. So, kailangan na rin naming magpahinga. At ako ay may pasok pa bukas ng umaga. So, alas 10 ng umaga ang pasok ko tomorrow. Kaya, kailangan ko ng matulog. Kailangan na mag-ready for bed. Yeah. So, ayun. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa akin. And see you again on my next vlog. Sa susunod ulit. Samahan nyo kami sa more adventure. More travel vlog. Yan. Thank you guys for watching. Sana ay nag-enjoy kayo. And yeah, I'll see you again next time. Bye!